kasama ka na ngayon sa Think About It, ha? Meron tayong ano, special participation. Mamaya na lang yung sisingiling kita, ha? yun po ang sinasabi nga ho ng Pangulo sa kanyang pinakahuling statement sa publiko. Okay, tagalugin natin, ha, yung pinanggalingan po ni Baby Girl. Tagalugin natin nang mas klaro. Inatasan ng Pangulong Duterte ang kagawaran ng katarungan para imbestigahan hindi lamang ang sinasabing korupsyon sa Department of Public Works and Highways, kundi sa buong gobyerno. Maliwanag yun, buong gobyerno. Kagawa ng panuntunan ang DOJ kung ano ang threshold nito. Nako, Secretary Minardo Guevara, kung buhay pa ngayon si Kuya Germs, maliwanag pong hasabihin niya, walang tulugan. Houston, we have a problem. Kayo pong mga nanonood at nakikinig ngayon sa amin, ano sa palagay ninyo? Makakatikim na kaya ng latigo ang mga totoong magnanakaw sa gobyerno? O baka naman sabihin nyo, naku, narinig na namin yan, napanood na namin yan. Hindi ako magtataka kung ang iba ay mawalan na po ng pag-asa na may mangyayari pang maganda sa kampanya ng gobyerno kontra korupsyon. Alam kong may hugot tayong lahat sa isyung ito. Ako'y nagtataka lamang bakit kailangan pang DOJ ang atasan ng Pangulo. E nandiyan naman ang Presidential Anti-Corruption Commission. At higit sa lahat, nandiyan naman ang tanggapan ng Ombudsman. Pero hayaan na po natin. Baka nga naman kayanin po ng DOJ ang utos na ito ng Pangulo. Dahil ngayon pa lang, alam po naman natin na ang Department of Justice ay sangkaterbang kaso na ang inaatupag ngayon pa lang. Mga kasong araw-araw na dumarating sa bawat Hall of Justice, sa bawat bayan at lungsod nationwide. At maliban pa mismo sa punong tanggapan ng kagawaran sa Padre Faura sa Maynila. Ang DOJ po kasi ay isa sa mga haligi ng ating criminal justice system. At lagi na lang silang nagkukulang sa tauhan, di ba? Sa dami nga po ng mga kasong kriminal na isinasampa sa kanila, na kanila pong hahatulan, at mga kasong kriminal na isinampa naman nila sa mga husgado, di ba yung mga fiskal kung tawagin? Matapos pagdaan po sa kanilang pagkilatis, sila ang magfa-file sa husgado at sila din pong tatayong prosecutor sa kasong ito. But now, tignan natin kung paano nga po tutugon ng DOJ sa utos at hamon na ito ng ating Pangulo. Ngunit ngayong umaga, gusto ko lang pong kayo'y bigyan ng larawan kung paano nga ba umiikot ang gulong ng hustisya sa ating bansa, hango sa ating mga nasaksihan, at ayon na rin sa mga kasalukuyang kasong ating inaabangan. Sa ilalim po ng ating saligang batas, maliwanag na isinasaad Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. At may dagdag pa sa Bill of Rights, ano ho? Section 14, number 2. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. At may pahabol pa ako dyan. In criminal cases, the prosecution must prove that the accused is guilty beyond reasonable doubt. And mind you, ang pagnanakaw sa gobyerno is a criminal offense. Whew. Lupit ng due process, ha? Dapat mapatunayan na ang taong ito'y walang kaduda-duda beyond reasonable doubt. Eto tayo, tama ka Erwin. Bigyan mo ako ng mala Godfather dito na tugtugin habang ikinikwento ko itong mga pangyayari sa ating lipunan at sa ating bayan. At dyan na po tayo magkakatalo. Kung gaano kahirap at katagal yung due process na yan, at kung gaano kahirap patunayan sa hukuman, lalo na sa Sandigan Bayan, ang mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Dahil ang pag-uusapan natin dito ay mga kasong kinasangkutan at
kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at kanilang pamilya, na ang inaakusahan ay umano'y sukdulan ang pagiging kawatan. Galit ako sa inyo! Inyo bang naaalala si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bulante, na naging starring sa 723 million pesos na fertilizer fund scam? Ang haba ng kwentong ito. Paiksiin natin. Dahil sabi nga po ni Chacha, she was just about, I don't know, 17, 14 years old when this happened. Inakusahan noon si Bulante na umano'y nagkamal ng 265 million pesos na pera mula sa Department of Agriculture na pambili nga po sana ng fertilizer. Kasama ho sa mga bintang na umano'y ginamit ang bahagi ng 723 milyon pesos sa kampanya ni Gloria Macapagal Arroyo nung siya'y tumakbo sa pagkapangulo noong 2004. Ilan taong ka nung girl? 2004? 16? 17 years old. Nagkaroon ng Senate at House investigation. Katunayan, tumakbo pa nga sa Amerika si Jokjok Bulante. Nakansila ang kanyang visa. Pinauwi sa Pilipinas. Nagtuloy ang hearing. Patuloy ang pagharap po ng mga testigo. Napanood natin ang napakahabang TV coverage sa iskandalong ito. Sa bandang huli, ano ang nangyari? Noong Pebrero 6, 2017, dinismiss ng Sandigan Bayan ang kaso laban kay Bulante dahil hindi napatunayan ng mga prosecutor na nakinabang si Bulante sa fertilizer fund. Nasaan si Bulante ngayon? Hindi ko po alam, pero if you recall, tumakbo pang gobernador si Bulante noong halalan 2010 bilang governor ng Capiz. Maganda pong case study itong si Bulante dahil atin nga pong nasaksihan ang buong kwentong ito. Napanood at napakinggan ang mga testigo at maraming umaasa na magkaroon ng hustisya ang mga magbubukid na siyang ginamit para po sa pondong ito. But again, due process. Bakit ko po sinasabi ito? Dapat nating tanggapin ang katotohanan na kung mag-iimbestiga nga ang kasalukuyang DOJ ngayon sa mga sinasabing korap sa gobyernong ito, assuming na sila nga ay mag-iimbestiga ng malaliman at makakalap po ng ebidensya, hindi naman agad-agad na makukulong ang korap na opisyal, di ba? Dadaan pa rin siya sa due process. Hindi po naman isasampa ng DOJ sa Regional Trial Court ang kaso laban sa korap na opisyal. Saan? Sa Office of the Ombudsman. Dahil sa ilalim po ng ating batas, ang tatayong prosecutor sa mga kasong kakaharapin ng mga public officials ay ang ombudsman. Ang ombudsman ang tumatayong fiscal baga sa pangkaraniwang criminal case. The ombudsman will establish probable cause. Yan po ang papel nila. At minsan na pong nabigo ang DOJ nang sila'y mag-file ng isang sensational case sa ombudsman. Kaso rin pong ating napanood noon pa at kumain din ng napakahabang oras sa radyo at television. Remember Colonel George Rabusa? Yung whistleblower sa pasalubong at pabaon scandal na yumanig sa Armed Forces of the Philippines. Si Rabusa ang umamin sa conversion scheme sa pondo ng AFP para ibigay bilang pasalubong at pabaon sa mga matataas na opisyal ng AFP. Kasama po ang dating comptroller na si retired Lieutenant General Jacinto Ligot at mga dating chief of staff. Ang isa nga ngayon na andyan po't isang secretary sa gabinete. At meron pa ho ditong dating chief of staff na mawalang galang lang nagpatiwakal. Ngunit, eto, dinismiss noong 2011 ng ombudsman noon na si Conchita Carpio Morales. Bakit? Kulang daw sa ebidensya. Due process. At kung sakaling man pong makalusot sa ombudsman ang kasong, ano ho,
isasampa ng DOJ sa pangunguna nga po ni Secretary Menardo Guevara. Gaano naman kaya katagal? Nalilimliman ng ombudsman ang kaso bago magdesisyon kung ito'y isasampa sa Sandigan Bayan. At pagdating po naman sa Sandigan Bayan, gaano katagal po na naman ang magiging paglilitis doon bago maglabas ng desisyon kung guilty ba o hindi ang inaakusahang opisyal? But not to frustrate you more, with all due respect, mga kapatid. Pagkatapos ng Sandigan Bayan, malamang papanik pa yan sa kataas-taas ang hukuman. Kung sakasakaling sila'y hahatulan po ng guilty, ito nga kasi ang isa pang legal remedy ng mga akusado na kumukuha ng mga mahuhusay pong abogado. Mahuhusay na abogado sa napakaraming bagay. Mga abogadong mamahalin. Ang sabi nga ng aking barbero, ang perang ninakaw nila ang gagamitin din sa pagbayad sa mga mamahaling abogadong ito. With all due respect. Pag-usapan nga natin ang kasong kinakaharap ni Attorney Mike Arroyo sa Sandigan Bayan ngayon. Inyo bang naaalala ang kwento ng segunda manong helicopter na umano'y pag-aari ng dating unang Ginoo at ibinenta sa Philippine National Police at pinalabas na brand new? Basahin niyo po ang kasong ito para sa karagdagang buong detalye. Ngunit alam kong inyong natatandaan ang mga nangyaring hearing noon sa Senado, di ba? Ang tagal din pong pinag-usapan ito, live coverage din. Nangyari pong umano'y helicopter deal noong pong 2009. Ngayon po'y October na 2020 at 74 years old na ang dating unang Ginoo. Ilang taon pa bago matapos ang kasong ito sa Sandigan Bayan. At kung sakasakali po na makonvict si Arroyo sa Sandigan Bayan, siguradong papanik ito sa kataas-taasang hukuman din. Kapag ba paga 80 anyos ka na, pwede ka ba bang ikulong sa bilibid? Due process. At baka naman po, sa sobrang tagal ng paglilitis, marahil ano po, pagtumagal ang paglilitis sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan, ay mauwi lamang ito sa dismissal. Bakit? At bakit? Dahil po sa tila nauuso ngayon ang jurisprudence sa Sandigan Bayan na kung saan dinidismiss ang mga kaso ng akusado dahil sa ika ng Sandigan Bayan ay inordinate, oppressive, and unreasonable delay on the prosecutor's part. O diba, sa wikang Pilipino, Inordinate, sobra, oppressive, mapaniil, unreasonable, hindi makatarungan na pagkakaantala sa pag-usad ng kaso dahil sa tagausig. The right of the accused to a speedy trial. Due process. Bagamat marami po sa mga akusado ang sadyang nagde-delay sa kanilang kaso. At sa bandang huli, sila pang iiyak at magsasabing they were denied the right to a speedy trial. Masakit man pong tanggapin, ngunit ito ang totoo sa uri ng hustisya meron tayo sa bansang ito. Tayo po'y ginugulantang ng pagkabibigat ng mga eskandalo ng mga taong nasa gobyerno. Eskandalo ng mga nakawan at pandaraya sa gobyerno. Iimbestigahan ng Kongreso at Senado. Mahabang TV at radio coverage. Ang media nakatutok. At sa ating pananaw at paniniwala, guilty ang taong ito. But sorry, due process. But sorry still, there must be due process. Remember, Virgilio Garciliano? Hello, Garcia. Naku po, mawalang galang lang. Ibang klase po na umano'y pagnanakaw ang pinag-uusapan dito. Ito ang pagnanakaw na walang katumbas na salapi. Dahil ang ninakaw dito ay tinig, dangal,
at kinabukasan ng bayan. Ngunit, anyari? Pagkatapos magkaroon ng sunog sa Old Comelec Building sa Maynila noong 2007, kung saan ikapo ni dating Comelec Commissioner, Chairman Sixto Brillates Jr., ang maraming importanteng dokumento ay nasunog. Kaya hindi na po nila hahabulin pa si Garciliano. Case dismissed. Nasaan ngayon si Garci? Maybe enjoying his farm. But please, please, don't despair. Sa ating mga tagapakinig ngayon, marami din po namang nahahatulan ang Sandigan Bayan ng guilty. Halimbawa, ang dating mayor ng Santa Fe, Leyte, first district ng Leyte ito, ito'y ngayon pa lang po, no? As in, yung isang araw lang pong lumabas na balita, ang desisyon na ito. Si dating Mayor Melchor Quemado Sr. ay hinatulan po ng guilty sa paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na nagbabawal sa mga public officials na magbigay ng hindi nararapat na benepisyo o pabor sa sinumang pribadong kumpanya o individual, much more sa kanyang kamag-anak. Si Quemado ay sinintensyahan na makulong ng 8 taon dahil sa ginawa niyang paggasta ng pera ng munisipyo para magrenta sa lodging inn ng kanyang kapatid noong pang 2005, 15 years ago. Alam mo kung magkano halagang sangkot dito? 16,000 pesos. Ang laki, no? Di bale. Malamang papanik din si Quemado sa Supreme Court. But wait, there's more. You want more? Marami pa pong ganyang kaso na pagkaliit-liit, pagkatagal-tagal din. Eh paano pa kaya ang malalaki? Pending pa sa ombudsman ang kasong isinampa laban kina dating DOTC Secretary Emilio Aguinaldo Abaya tungkol sa MRT maintenance contract since 2017. At yan ay ombudsman pa lang. Ngayon sa Sandigan Bayan, pending pa ang kaso ng dalawang dating Bureau of Immigration Deputy Commissioners, sina Al Agrosino at Michael Robles, tungkol sa 50 million pesos na extortion. Ito sa isang casino junket operator. Napanood natin to. Yung pera ibinigay, inuwi. Nung nagkabistuhan, inilabas. Kitang-kita mo. Pero pending pa. E paano pa kaya ang mga kaso nila dating Senate President Juan Ponce Enrile? With all due respect, dating Senator Jinggo Estrada. Ang negosyanteng si Janet Lim Napoles na pareho-parehong dawit po sa PDEF scam. Nandyan din po ang kaso ng mag-amang Jejumar at Junjun Binay dahil po sa kontrobersyal na Makati City Hall parking building. Diba, klaro na ang lahat. But still, due process. Am I being cynical? I beg to disagree. I am being pragmatic. Let's look at the curious case of the 6.5 billion pesos shabu shipment. Ito po yung smuggled na illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Valenzuela taong 2017. Di po ba? Galing China, opo, dumating sa aduana, at kahit na po ito ho ay kaduda-duda, dapat po ay red. Ito, red, meaning agad na pong may warning, may inspection. Pero hindi. Napunta po sa express lane. Sa maiksing kwento, ang shipment napadpad ng isa sa bodega sa Valenzuela. Anyari, nag-file ng kaso ng DOJ sa Valenzuela, dinismiss ng judge doon dahil daw forum shopping. Sa bandang huli, ang kinasuhan lang dito ay yung pobreng bodigero. Ang iba, ala na pong kaso. Sa report dito ho ng Kamara sa kanilang committee report ng Dangerous Drugs Committee, yung mga taga Bureau of Customs na starring doon sa kwentong ito, would you like to know asa sila ngayon? Ang iba, na-promote pa. Again, am I being cynical? May I just
Say it again, please. I am just being realistic. At dito nga po, sa kautusan na ito ng ating Pangulo, na imbestigahan ng DOJ ang DPWH at ang lahat ng korap daw sa gobyernong ito. Ako'y magagalak kung pagkatapos ng investigasyon, kulong agad sa bilibid ang mga sinasabing magnanakaw na ito. Pero hindi eh. Hindi. Kasi nga po dadaan sila sa due process. Kaya ako po'y napapaisip ng madalas, nasaan ba ang problema sa ating gobyerno at hudikatura? Nasa sistema? O nasa mga taong naging tuso na, napakatuso, para paikutin at paglaruan ang sistema? Think about it.